Ayos ka lang ba, ha? Opo. Hindi ka ba nasaktan kanina? Hindi po. Ayos ka lang talaga, ha? Opo. O, ikaw, Cardo. Ayos ka ba? Baka mamaya may internal injury ka, ha? Ayos lang ako. Ako, hindi pwedeng ganyan. Ayos ka lang mamaya. May bali ka pala sa buto. Dapat magpa-check up ka bukas sa doktor, ha? O, bakit? Nag-aalala ka sa akin? Wow, siyempre naman. Iniisip mo, baka nasaktan ako. Dahil lalagay ko na naman sarili ko sa kapahamakan. At sa yung ginagawa ko yun, halos mamatay-matay ka, tama ba? Dahil natatakot ka na mawala ako, tama ba ako? Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi ba tayo limit? Tama ba? Siya, tanong ko sa'yo. Ano ha? Teka ka, titignan ko, uy! Na nag-aalala ka sa akin na sobra-sobra? Cardo, amin na, Cardo. Cardo! Pa-love letter ka pa. Ano na punta sa'yo to? Sinulat ko po yung para kay Kuya Cardo at Lola Flora. Hindi mo sulat to. Sulat ko to. Sulat mo to. At sulat mo rin. Lena. Nung isang araw kasi, wala kasi akong magawa. Eh, nasisenti-senti ako. Eh, ayun, di napasulat ako. Tsaka, hindi lang naman ikaw sinulat ako ng ganito. Lahat nung friends ko, meron din ito. Friends? Sa pagkakaalam ko, mula nung bata pa tayo, ako lang ang kaibigan mo. At kakalipat yun lang din sa Maynila. Paano kayo karoon ng friends? Ay, si nanay, tsaka si tatay. Nasulatan ko rin pati si ate. Eh, nakakatawa nga si nanay eh. Umiyak pa. Touch na touch dun sa sulat ko, Cardo. Kaya ano, marami kayong may sulat nito. Hindi lang ito talaga. Okay lang po ba kayo, Ate Glenn? Oo, okay lang naman ako eh. Parang hindi naman po eh. Nyok, mukha yatang may sinisikreto sa si Ate Glenn mo eh. Ano sikreto? Eh, nabasa ang sulat mo. Basta kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Ay, tinatago ko pala. Wala, uy. Ano ka ba? Alis na ako, ha. Uy na ako. Kailang musta ko na talaga si Onyok eh, kung ayos na siya eh. Okay, baka gusto mo natin na kita. Tid mo ako? Gusto mo? Uy, gusto. Hindi ah. Ayos lang ako. Huwag ka nga dyan. Huwag rin naman kasi hindi ka natin. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko ano. Mag-iingat ako pa uwi. Sige na, Cardo. Sige na. Ayos na ako ha. Sige na, tinda kita. Hindi na, huwag lang, Cardo. Ano ka ba? Cards! Oo. Oo. Huwag mo. Ay! Oo. Aminaminin. Nyok, ingat ah. Mag-iingat ka! Oo naman. Ayos na. Uwi ka na ba? Mag-iingat ka. Mukhang nakainom ka. Okay lang ako. Ikaw itong hindi mukhang okay. Nay! Alis po kayo. Kasama po kayo kay Tito Joaquin. Hindi, hindi anak. Umakit ka na. Susunod ako. Junior, kamusta ka na? Mabuti naman po. Sige po, akit na po ako. Susunod na ako, ha? Opo. Si Junior, ganun na rin. Anong ganun na rin? Parang ikaw. Umiiwas. Joaquin, pasensya ka na. Eh, nakakahiya itong sasabihin ko, pero iniisip kasi ni Junior na ipagpapalit ko daw yung tatay niya. At ikaw ang ipapalit ko. Kaya nga pinaliwanag ko sa kanya na hinding-hindi mangyayari yun. Dahil kaibigan lang kita. At kaibigan ka ni Ador, kaya mo kami tinutulungan. Ganun ba? Mag-iingat ka pa uwi, ha? Akit na ako. Hindi ako susuko, Carmen. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko.
Baka naman mabutas yung kawali. Kakakuskus mo dyan. Ano ba nangyayari dito? Eh, kasi Nay, nabuking na ni Cardo si Bunso. Ha? Bakit ano nangyari? Kasi Tay, nabasa ni Ricardo yung love letter ni Bunso. Paano? Diba, pinakatago-tago na yun kay Cardo. Oh. Tapos, nakarating sa kamay ni Cardo. Yan ang tinatawag na yun na tadhana. Ay! Ano ba? Ay, Ricardo, inakalimutan po palang kwento sa inyo. Ano? Saan po lagi tayong dalawa ni Ate Glenn? At kailan po ba kayo magiging girlfriend? Alam mo na, kahit walang nabasa si Cardo, may basang-basa ka nun, oh. Ay naman, huwag kang ganyan eh. Hindi lang ako mapakali. Hindi ko alam kung ano papakita ko sa kanya kanina eh. Ngayon, baka iniisip ngayon ni Cardo na patay ako sa kanya, na gustong-gusto ko siya. Eh kasi naman, Bunso, baguhin mo yung style mo. Huwag ka nung munang dumalo kay Cardo. Huwag mo muna siyang i-text, huwag mo muna siyang tawagan, magpamiss ka naman. Yok, magkaibigan lang kami ni Ate Glenn mo. Oh my gosh! Magkaibigan niyan po ba talaga kayo? Anong oh my gosh? Saan mo naman natutunan yan? Ang ibig sabihin ng oh my gosh, hain nako! Oh, really ha? Yan nga po, kailan ko magiging nanay si Ate Glenn? Wala ka sa'yo, yan ang kadha. Buti pa eh. Ay naman. Daanin mo na lang sa kawali at kardero niyang problema natin. Sige na. Ay naman eh. Kasi nga eh, kahit naman nung kiss-kiss ko dyan eh, nabasa na ni Cardo eh. Anak, alam mo, naiisip ko lang, kahit pulis ka na ngayon, kahit ilang beses ka pa napainkwento sa labanan, aba, ikaw pa rin yung Glenn na baby ko. Ano naman eh, seryoso ako dito. Ano naman eh? Talaga ako maka-arte? Akala mo nagtatalaga ang bebe? Ay, Yok, kayong dalawa ni Lola ang importante sa buhay ko ngayon. O, ayaw mo ba nun? Gusto po. Swerte po nga po ako sa inyo eh. Tapos po, marami pong bata. Wala po silang tatay. Wala po silang nanay. Wala po silang bahay. Ako po, nandyan kayo. Tapos naman po, meron na akong Lola. Tapos naman po, meron na akong bahay. O, di ayos. Kulang na lang po, nanay. Bigyan mo na rin po akong nanay, Kuya Cardo. Oh my gosh. Kuya Cardo. Ano? Kailan ko po ba magiging nanay si Ate Glenn? Ay, nako. Tigas ng ulo. Halika na, miga ka na dito. Naku, anong pagsasabi mo? Halika na. Oh my gosh, oh my gosh. Sosyal, ah. Pasok na ako. Oh, ingat, Benny. Cardo. Ay, alam mo. Sa kami, ha? Sige po, ha? Let's go, Kuya Cardo. Anong let's go, Kuya Cardo? Nyok, hindi ka nasama sa akin. Mas pabuti pa siguro. Tumulong ka lang dito sa karinderiya. Ha? Ayaw po rito, eh. Nyok, dito ka na lang. Tulungan mo akong magluto ng kakanin. Ha? Magluluto po tayo? Sige po. Oo, sige. Oh, galing. Ay, wow, ang ganda naman ito sa sakyan na ito. My gosh, Anya! Hi! Kiana! How are you? Ayos naman! How are you, Kiana? This is for you and your Kuya Cardo. Oh my gosh! Thank you, Kiana! Social na kaibigan ni Onyok, Chief. Pa oh my gosh na lang eh. Uy, social talaga. May driver na. Kita mo, may yaya pa. Excuse me! Actually, I asked to Google your address kasi Kiana here would like to thank Onyo. Ako na rin. Gusto ko na rin pasalamatan ng alaga mo at saka ikaw na rin sana. Wala ko yun. Baliwala lang mo yun. Officer Dalisay, Kiana here storied me everything. At sabi niya, kundi dahil sa'yo at kay Onyo, naku, siguro hindi ko na nakita ang baby girl ko. You are my hero! Thank you so much, Onyo! Ma'am, ayos na. Ayos na daw po. At saka, sorry na rin pala kasi medyo hinusgahan ko kayo nung una ni Onyok. I'm actually always correct, but I admit this time I'm wrong. Oh my gosh. Baliwala namin, ma'am. Kinalimutan na ho namin. Kiana, ma'am, you want to eat? What?
Yok, wag na. Hindi sanay kumain sa karindirema ngayon. Oh, teka lang. Actually, waitress naman ako sa isang eatery bago ako makilala ng dad si Nikiana. Mimiss ko na nga yung mga ganyang pagkain eh. Oh, eh, yun naman pala, Cardo eh. Eh, tikman niyo po yung special namin, kare-kare. Halika, paghahain ko kayo. Let's go, Kiana! Pasok ko. Tara. Come. Please join us. Tara, officer. Mabok po kayo dyan, mabok po. Sige. Hindi kayo nagsasabi ng totoo si Cardo? Oo nga. Baka pinagtatakpan din ni Sir Joaquin si Sir Dino. Bakit naman gagawin ni Sir Joaquin yun? Baka inis kay Cardo. Kasi nga, di ba, si Sir Joaquin ng section chief. Pero laging sinusuway ni Cardo. Iba kasi ang diskarte ni Cardo. At doon yan ipapakita niyo. Sir. 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 Tapos na ang coffee break, ha? Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Yes, sir. Yes, sir. Anong gagawin natin kay Cardo? Wala. Dahil sigurado ako na hindi siya makakabalik dito. Sige, sir. Ayusin ko lang agad. Lisay. Hindi mo baka may kukongratulate? Sir, alam niyo kung anong totoo. Dati ang akala ko kaibigan ang tingin niyo sa akin. Hindi ko alam kung kaibigan niyo pa rin ako hanggang ngayon. Cardo, sa trabaho, walang kaibigan. At sa trabaho, walang lukuan at laglagang para lang maging bida. Pinatatamaan mo ba ako? Ha? Bakit, sir? Tinatamaan mo ba kayo? Suspended for 15 days without pay. At meron pa isang directive ang legal division. You're ordered to report to the highway patrol group. Cardo, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero meron tayong mga patakaran na dapat nating sundin. Wala na akong magagawa. You're dismissed. Why this urgent meeting, Philip? At bakit tayo lang? Dahil labas ito sa negosyo. Gusto ko humingi ng sorry sa'yo about the other night. For what? Verna, ayokong pagsalitaan sana yung asawa at anak mo. Lalo na dahil nandun ka. Alam kong nasaktan ka din, pero sana maintindihan mo kung bakit kailangan ko sabihin sa kanila. Hindi sila nag-iingat, Verna. And you know how protective I am sa negosyo ng mga pamilya natin. Akala ko ba hindi ito tungkol sa negosyo? Kakambal ng negosyo ang buhay ng mga pamilya natin. If our empire crumbles, kasamang masisira mo ang buhay ng mga pamilya natin. Philip, alam ko yun. Pag nahuli si Thomas, sigurado idadamay niya ako. Hindi niya gagawin sa'yo yun, Philip. Do you really believe that? Ngayon hindi na natin problema si Cardo. Isa na lang ang dapat natin pag-isipan. Si Philip daw. Gusto ko yung suggestion mo. Si Cardo ang lulutas ng problema natin. Paano mangyayari yun? Eh, nasa highway patrol group na siya. Parang chess lang yan. Sila yung mga pawns. Tayo ang gumagawa ng moves. Checkmate. Magtiwala ka lang kay Tomas. I wanted to, Verna. Alang-alang sa'yo. Pero marami na ako nakitang rason. Hindi siya pagkatiwalaan. You don't have to be enemies. Hindi ba ganun din ang tingin niya sa akin? Kasi yun ang pinapakita mo sa kanya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Verna. Sana hindi ka maglilihim sa akin. Philip, hinding-hindi ako maglilihim sa'yo. Wala ba talagang kinalaman ng asawa mo sa pagkawala ni Edson? Kakalimutan ko na tinanong mo sa akin yan, Philip. Excuse me. You don't have to protect him, Verna. I promise I will spare you and your children. Good night. Naku, salamat naman, Cardo. Diyan ka na-assign sa highway patrol. Siguro naman walang mga gulo-gulo dyan, ano? Oo nga, Chief. Pag doon, pa-traffic-traffic lang, parang ito. Hindi, Benny. Hip-hip. Hindi lang yan ang gawain ng highway patrol. Sila rin ang may hawak sa mga carnapping cases at iba pang mga krimen na nangyayari sa daan.
Ganun ba, Delphine? Opo, ate. Kuya Cardo, samin lang po ako sa inyo. Kasi naman po, wala nangyayari sa barangay eh. Pati nakakaantok po. Onyok, kung inaantok ka, matulog ka. Para lumaki ka. Ayun ako. Cardo, eto eh, payong lolo lang. Sana naman habang nandiyan ka sa bagong assignment mo, eh, matuto kang maging mahinahon at magpasyensya. Baka naman sa training pa lang, eh, magka-aberya na. Huh? May training pa yan, General? Wala kang gagawin sa baba. Hindi, ako po yung magliligpit ng pagkain, eh, after niya. Ma'am, tulungan ko na po kayo. Salamat, Sita. Okay. Mas, I bought you new shirts. Look. Okay. Tignan mo muna. Sige. I'll check it later. I have to go. Okay. Wala, ha? Iingat ka talaga, lalo na kapag ka nalaman ni Sir Tomas na nakipag-date ka kay Mr. Tang. Sita, ano ba? Uy, narinig ko kaya kayo nag-uusap sa telepono pagkatapos umalis ka ng bigla-bigla. Oh, hindi yung date, no? Uy, no? It's a business meeting. Bakit di mo pinaalam kay Sir? Eh, meron lang kami inaayos na problema. Hindi naman kailangan malaman ni Tomas lahat, di ba? Pero alam mo, nagagalit talaga si Sir eh. Kasi yan si Mr. Tang, hindi lang siya nakikialam sa negosyo. Feeling ni Sir, meron siyang kalab triangle. Dahil, di ba noon, meron siyang something sa iyo nung bago pa kayo maging jowa ni Sir Tomas, di ba? Sita, alam mo yan, kakabasa mo yan. Yan, yung mga romance novels mo. Tigilan mo na yan, ha? Di ba, bakit kasi si Sir Tomas ang pinili mo? Hindi ko naman kasi sinasabi na mali yung pinili mo. Ang sinasabi ko lang naman, pagdating sa pag-ibig, walang tama o mali. Sir, maganda umaga. Pupunta po ako sa admin. Sa taas po yung admin, sa second floor. Halipo kayo, Bay. Sasamahan po kayo. Salamat. Dito po. Dito po. Ito! Sir, class is ready for orientation. Carry on, Sergeant. Take your seat. Thank you, sir. Good morning, gentlemen and ladies. Good morning, sir. As new members of the Highway Patrol Group, kasama sa patakaran natin na idaan kayo sa mga pagsasanay upang maging handa kayo sa pagharap sa inyong tungkulin. Unang-una na sa anti-carnapping, highway robbery and hijacking, at kamakailan, inatasan tayo na mag-handle ng traffic management, lalong-lalo na sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue. Kung inaakala ninyo na madali ang tungkulin nito, nagkakamali kayo. Marami ang makakaharap ninyo sa kalsada, hindi lang ordinaryong traffic violators, sari-saring kriminal at mga mapangahas na masasamang loob. Kaya inaasahan ko na ilalagay ninyo ang inyong puso at isip sa mga pagsasanay na ito. So as new members of the Highway Patrol Group, I welcome all of you as new guardians of the highway. Unang-una, ang ituturo ko sa inyo kung paano po tayo mag-conduct ng TDC sa ating kakalsadan. Unang-una, kagalang-galang tayo at makukuha natin ang respeto ng mga motorista at mga driver. Pag tayo nagbibigay ng signal, dapat finger together. Ituturo natin sila either sa dibdib o sa may tuhod para hindi nila ma-misinterpret na dinuduro natin sila at hindi natin sila nire-respeto. Example, titingin tayo sa north, pag nagpapagod tayo, dapat two whistle. Kaya dapat ganun po ang gagawin natin. Naintindihan po natin? Dapat naging snappy tayo at kagalang-galang sa kalsada at alam natin kung anong ginagawa natin sa gitna ng intersection. Naintindihan natin? Yes, sir! Thank you. What happened to our Singapore operation? Sir, we have lost our drug supplier. What? They already made a deal with somebody else. Why will he do that? The other buyer offered them more pay and bring them to Shanghai. 唐先生,他们已经到达上海了。好,让他们休息,我明天再跟他们打。Sir,是抓伤。
What seems to be the problem, Thomas? Philip, you continue to amaze me. You use my Papa Tom's Singapore branch as your distribution point for Crystal. And you didn't even tell me. Papa Tom's is perfect. No one would suspect that it is a distribution point. Yes, it's perfect. Perfect for me to get in trouble because my name is attached to Papa Tom's. Or maybe that's the intention. That will be our asset. Asset? I have a business proposal. I have moved on from looking for Edson. Ako hindi siya nawala. Hindi ako babalik ng Pilipinas. So, what do you really want to happen? Maliit kasi ang drug distribution network ko rito. I have a very good plan. I will set up a meeting with you to discuss this. Yeah, diretso doon. Mga palabosing, yung isa pala na yan, ano gusto mong gawin? Ito, alam mo. Bert! What's that? Tapon niya! Tapon niya! Basura na yan! Papa Tom's is perfect. No one would suspect that it is a distribution point. Perfect for me to get in trouble because my name is attached to Papa Tom's. Tio Juan Mujarin. SVO1 Ricardo Dalisay. PO1 Iju. Now that you have reached the end of your training, I am confident na mahusay ninyong magagampanan ang inyong mga magiging tungkulin. Remember that we are to serve and protect. Hindi tayo hari ng mga kalsada. We must put order on the street and give justice to all people in the road. You will be exposed to many temptations. You will be ridiculed, insulted, harassed. Panatilihin ninyo ang kababaan ng loob at huwag niyong dungisan ang inyong mga dangal bilang alagad ng batas. Congratulations to all of you and good luck! Sir, ilayos ako. Yes, sir. Sir,